Ako si Mildred. Ang kwento kong ito ay tungkol sa paglilihim ko sa asawa ko, sa aking kalaguyo na si Robert. Maaga kaming nagigising ng aking asawa. Kailangan ko kasing asikasuhin ang aming anak na kasalukuyang pumapasok sa grade 1 sa eskwalahan di kalayuan sa aming bahay. Ang aking asawa ay mag-aayos na ng mga kalat sa bahay, pati sa maliit naming tindahan. Ang asawa ko rin ang maghahatid sa aming anak papasok sa eskwela dahil pupunta ako sa palengke upang mamili ng aming mga pagkain at mga kailangan sa aming tindahan. Pero ang hindi alam ng aking asawa ay may iba pa akong pinupuntahan bukod sa palengke. Bye, Nika. Lagi kang magsusulat sa school mo, ha? Nagpaalam ako sa aking anak. Umalik ako sa aking anak at sa aking asawa. Pagkatapos ay nag-iba na ako ng daan papunta sa lihim kong pinupuntahan. Bago dumating ng palengke ay may isang kalye. Dumiretso ako dito upang puntahan si Robert, ang aking kalaguyo. Ang buong akala ng aking asawa ay wala akong ginagawang kalokohan. Pero hindi ko talaga maiwasan ng hindi mahumaling sa lalaking ito. Unang-una, mas malaki ang kanya kaysa sa aking asawa. Masarap siyang mangromansa na talaga namang hahanap-hanapin ng kahit sinong babae. Natanaw ko na si Robert sa labas ng kanyang bahay na nakatambay. Matagal na namin ginagawa ito tuwing umaga, bago ako pumunta sa palengke. Nang matanaw ako ni Robert, ay pumasok na siya sa bahay. Iniwan lang niya na nakabukas ang gate. Pagdating ko sa tapat ng bahay, ay pumasok na agad ako sa gate. Dumiretso ako sa pinto kung saan ako ay hinihintay ni Robert. Wala nang suot ito. Binitawan ko muna ang hawak kong bayong at nilapitan ko siya. Agad akong lumuhod sa kanyang harapan. Napahawak siya sa aking ulo. Napahalinghing sa akin si Robert. Inila ako ni Robert patayo mula sa aking pagkakaluhod. Tinanggal niya ang aking suot na t-shirt. Tumambad sa kanya ang malulusog kong dibdib at hinalikan ito. Napaliyad ang aking katawan sa ginawa niyang yon. Hindi rin siya nagtagal sa kanyang ginawa. Bumaba ang kanyang mga kamay papunta sa aking bewang. Ibinaba niya ang suot kong short. Palibasa ay malambot ang tela nito, kaya madali niyang naibaba. Nabigla lang ako nang bigla niya akong buhatin papunta sa kanyang silid. Kayang-kaya niya akong buhatin dahil malaki naman ang kanyang pangangatawan. Para lang akong batang babae na kinarga niya. Nang makapasok kami sa silid, ay tumilapon ang aking katawan sa kanyang malambot na kama. Kitang-kita ang gigil sa kanyang mukha. Bigla siyang dumagan sa akin at hinalikan ng aking labi. Umalik din ako sa kanya. Mapusok ang bawat halik na binibigay niya sa akin. Para kami mga bagong kasal ng oras na yon. Nasabik na sabik sa isa't isa. Napapikit na lang ako sa sarap na aking nadarama. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, umiga siya sa kama at nagpahinga. Ako naman ay nakahiga pa rin at hindi pa makakilo sa sobrang pagod. Hindi ko na nalaman ang mga sumunod na nangyari.
Nagising na lang ako mula sa aking pagkakatulog. Nilingon ko si Robert at nakita ko siyang natutulog pa din. Napamura ako dahil nakatulog pala ako. Agad kong tiningnan ang oras. Mabuti na lang at saglit lang ako nakaidlip. Agad kong sinuot ang aking damit. Ginising ko si Robert upang magpaalam pero hindi naman niya ako pinansin. Umalis na lang ako ng bahay. Sa sobrang pagmamadali ko, nalimutan kong isuot ang aking panloob. Babalik pa sana ako pero baka magtaka na ang aking asawa dahil hindi pa ako nakakabalik sa amin. Nagpunta ako sa palengke at binili ko kaagad ang aking mga kailangan. Madali din ako umuwi sa aming bahay. Nadatnan ko ang aking asawa na nakabihis na at handa na itong pumasok. "Saan ka ba galing?" ang tanong niya sa akin. Pahutalo-talo kong sumagot sa kanya. Kasi? Naghanap ako kasi sa palengke ng mga hinahanap ko." Dama ko pa rin ang pagod habang kausap ko ang aking asawa. "Aalis na ako. Kumain na ako mag-isa kanina kasi ang tagal mo eh," ang sabi niya sa akin. Inalikan niya ako sa lobby bago siya umalis. Pero natagilan siya dahil may naamoy siya sa aking bibig. "Anong kinain mo? Bakit kanya nang amoy ng bibig mo?" Antakang pagtatanong ng aking asawa. Sasagot na sana ako nang may biglang pumindot sa aming doorbell. Agad sinilip ng aking asawa kung sino ang tao sa labas. Si Robert ang tao sa labas ng bahay. Lalo akong kinabahan ng mga oras na yun. "Sinong hanap nyo?" tanong ng aking asawa kay Robert. "Brad, tanong ko lang kung may tinda kayong yelo." Magalang na nagtanong si Robert. "Wala kaming yelo. Sa kabilang tindahan ka na lang magtanong," ang sagot ng aking asawa. Humarap ulit siya sa akin. "Aalis na ako. Text mo na lang ako kung may problema ka dito. Sinika, huwag mong papakainin ng matatamis ha." Ang huling habilin pa sa akin ng aking asawa bago siya tuluyang lumabas ng aming bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang mapag-isa ako sa aming bahay. Nagtungo ako sa tindahan upang doon maglagay. Biglang pumasok sa aking isip yung nangyari kanina sa amin ni Robert. Inahanap-hanap na kaagad ng katawan ko ang init na kanina lamang namin pinagsaluhan. Lumipas ang maraming araw. Hindi naman nakahalata ang aking asawa sa aking ginagawa tuwing umaga. Iniwasan ko na lang ang makatulog ulit dahil talagang mabibisto na ako sa kalokohan ko. Pero isang araw, kakaiba ang aking pakiramdam ng araw na yon. Hindi ko mabasa ang kinikilos ng aking asawa. Sabay kaming lumabas ng aming bahay. Ihahatid ulit niya ang aking anak at ako naman ay pupunta sa palengke. Pero hindi naman agad ako didiretso ng palengke dahil dadaan pa ako sa bahay ni Robert. Pasulyap-sulyap ako sa aking likod dahil pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Nakita ko na si Robert na nakatambay sa labas ng kanyang bahay. Na makita niya ako ay pumasok na ito sa loob. Pinilisan ko na lang aking paglalakad hanggang makarating ako sa bahay ni Robert. Agad akong pumasok sa kanila at doon ay hinintay na naman niya ako sa sala. Sinalubong niya ako ng halik sa labi. Kumanti naman ako ng halik sa kanya. Wala siyang sinayang na oras. Agad niyang tinaas ang aking damit hanggang sa tuluyan na niyang mahubad ito. Wala na siyang uhubarin sa sarili niya dahil hubot-hubad na siya ng mga sandaling yon.
Inila niya ako papunta sa sopa. Wala naman akong ginawang pagtutol. At sinunod ang lahat ng kanyang pinapagawa sa akin. Nasa ganun kaming posisyon nang biglang may pumasok sa akin mula sa likuran. Sisilipin ko sana kung sino. Ngunit nahawakan agad ni Robert ang ulo ko upang hindi ko makita kung sino ang nasa likuran ko. Hindi ko na lang sinilip kung sino ang lalaki sa akin likuran. Masarap din naman kasi ang ginagawa niya sa akin. Pagkaramdam ko ay malaki din ito. Sisilipin ko sana kung sino ang lalaki yun, ngunit pinigilan ulit ako ni Robert. Sumenyas siya na ipagpatuloy ko lang ang ginagawa ko. Nang maramdaman ko na naman na may pumasok na naman sa akin, tansya ko ay ibang lalaki na naman ang nasa likuran ko. Dahil iba ang laki nito. Mas malaki ang nauna dito. Hindi ko na lang sinilip kung sino ang lalaking nasa aking likuran. Dahil pipigilan lang ako ni Robert. Nakikiliti ako sa nangyayari. Pero hindi ko na kinaya. Pinilit ko talagang silipin kung ano ang umuugong na yun sa akin. Nagulat ako sa akin nakita. Isang malaking vibrator pala ang pinasok ng isang lalaki. Nasa tangin ko ay nasa edad 40 hanggang 45. Umiti pa siya sa akin na makita niya akong nakatingin sa kanya. Maya-maya lang ay may kakaiba akong naramdaman sa aking katawan. At hindi nagtagal ay bigla na lang akong nangisay sa aking pwesto. Gumuhit na naman ang kuryente na nagmula sa akin at kumapang ito sa buo kong katawan. Napapikit ako. Kailan ba sila matatapos? Ang sabi ko sa akin sarili. Doon na bumigay ang aking katawan. Nawalan ako ng ulirat at hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari.